Magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid, sa ating pulong panalangin ngayong gabi. Nais kong ibahagi sa inyo yung aking pong dinanas dito sa Leyte, sa Downtown Christian Community Bible Church. Sa tuwing mangangaral ako dito sa iglesia, sa TCBC, pagkatapos ng message ko at mag-uwi na ang mga kapatiran, nakadama ako ng kalungkutan. Alam ko may kulang. At napakalakas ng aking impresyon mula sa Banal na Espiritu kung ano ang kulang na dapat kong ipahayag sa kanila upang magbigay sa kanila ng assurance sa kanilang paghayo at pagharap nila sa sanlibutan kinabukasan sa araw-araw. Kailangan pa rin nilang nasa diwa ng panalangin sa kanilang paghayo. At ito po ay kakulangan ko pagdating po sa benediction, sa ibang salin, bendisyon. Kaya nais kong tignan natin ang kahalagahan po ng benediksyon sa tuwing tayo'y magtapos sa ating gawain at sa tuwing tayo'y lalapit sa panalangin sa Diyos. Buksan natin ang Numbers chapter 6 verse 22 to 27 upang tignan natin ang kahalagahan ng benediksyon. Ganito po ang sabi. Nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak, sa ganitong paraan, babasbasan ninyo ang mga anak ni Israel. Sasabihin ninyo sa kanila, pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka, paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Gayon nila ilalagay ang aking pangalan sa mga anak ni Israel at pagpapalain ko sila. Pinamagatan ko po itong ang pagpapala ng Diyos o ang pagpapalang mula sa Diyos. Tayo manalangin. O dakilang Diyos, pagpalain po ang aming pong pulong panalangin ngayong gabi na magsisimula kami sa panalangin upang makita namin ang kahalagahan po ng benediction o baspas na nagmumula sa inyo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Now, bakit tayo nananalangin sa Diyos? Dahil nais nating makatanggap ng pagpapamula sa Kanya. Subalit, dapat matanggap natin ang espesyal na pagpapala kung tawagin ito ay bendisyon or benediksyon, yung baspas na Diyos. So, ano ibig sabihin ng benediksyon? Pagpapala. Ngunit, espesyal na pagpapala. Pagpapala para sa atin sa buong araw o buong buhay natin habang tayo ay gumagawa sa bawat araw. Ang benediksyon ay utos ng Diyos sa mga lingkod niya. Una, ipinag-uutos niya ito kay Moises sa lumang tipan. Nabasa natin verse 22 to 23. Nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak, sa ganitong paraan babasbasan ninyo ang mga anak ni Israel. Sasabihin ninyo sa kanila, utos kay Moises. At pagkatapos, isinagawa naman ni Aaron sa bayang Israel. Sa Leviticus 6:22, ganito ang sabi, ang paring mula sa mga anak ni Aaron na binuhusan ng langis upang humalili sa kanya ay naghahandog niyon gaya ng ipinag-utos ng Panginoon, magpakailanman ito ay susunoging buo. Ganun din, kailangan nila ang bendisyon para sa bayang Israel. At ito ay sa ating iglesia din. Ipinag-uutos din ito. At kadalasan ito rin po binibigay ng mga alagad ng Diyos pagkatapos po ng gawain. 2 Corinthians 13:14, ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Banal na Espiritu ay sumainyo nawang lahat. Napakalaga pong matanggap ito ng mga tao ng Diyos sa pamagitan ng paglapit sa Kanya sa daan ng panalangin at pagpapala ng mga lingkod ng Diyos pagkatapos ng maibahagi ang pangangaral ng salita ng Diyos sa loob ng iglesia. So anong nilalaman ng benediction? Ano ba ang kailangan nating malaman dito? Ano bang napapaloob dito sa benediction? Now dito po sa ating binasa,
Numbers chapter 22 verse 2 at Numbers chapter 6 verse 22 to 27, napapaloob dito ang tatlong napakalagang dapat malaman natin sa basbas na dapat natatanggap ng mga tao ng Diyos. Una, dito may kita natin ang banal na probidensya ng Diyos. Ikalawa, ang biyayang proteksyon ng Diyos. At ikatlo, ang banal niyang pakikipagpayapaan o pakikipagpayapaan ng Diyos. Nauna, sa ating panalangin o sa bindisyon o benediksyon, matatanggap natin ang kanyang banal na probidensya. Tignan niyo ang sabi sa 22 to 23. Nagsalita ang Panginoon kay Moses na sinasabi, sabihin mo kay Aaron, eto, nagsalita ang Diyos at ang sabi ng Diyos kay Moses, sabihin mo kay Aaron na ito rin ay sabihin ni Aaron sa bayan Israel. Sabi diyan, verse 23, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak, sa ganitong paraan, babasbasan ninyo ang mga anak ni Israel, sasabihin ninyo sa kanya. At sabi diyan, babasbasan, bindisyonan ninyo, pagpalain ninyo. Yun ang benediction. So, makikita natin na ang probidensya, alam natin ang probidensya ay ang kanyang pagsasaayos sa lahat ng bagay, sa lahat ng maaring mangyayari. Kanya ito inihanda, inilatag lahat ng maaari sa lahat ng tao. Kaya dapat lamang na marinig ng mga tao ang bendisyon o ang benediksyon na ang Diyos ay naghahanda para sa kanila ng kanyang providensya. Kaya ang sabi sa Romans 8:28, at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Na alam natin providensya ayon sa 1689, ito'y ating mabibigyan ng paliwanag dito lamang sa mga ilang teksto. Hebrews chapter 1 verse 3, siya ang kaniningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang ligas na at kanyang inaalalayan, no? Siya ang nag-alalay, siya nag-uphold sa ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan. Ang Diyos po ang may hawak ng lahat ng maaaring mangyari. At gaya ang sinabi sa Isaiah 46 verse 10 to 11, na nagpapayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang layunin ko ay maitatatag at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. Yung pong providensya ng Diyos. Ang Diyos ang kumikilos, naglalampag ng lahat na maaaring mangyari. Verse 11, na tumatawag ng ibong mandaragit mula sa silangan ng taong gumagawa ng aking kalayunin mula sa malayong lupain. Oo, aking sinabi, oo, aking papangyarihin, aking pinanukala at akin itong gagawin. Yun ang sabi sa Isaiah 46, maging sa Psalms 135 verse 6, ginagawa ng Panginoon anumang kanyang kinalulugdan sa langit at sa lupa, sa mga dagat at sa lahat ng mga kalaliman. Ephesians 1:11, sa atin bilang Kristiyano, sa kanya ay tumanggap din tayo ng isang mana na ipinalaga ng una pa ayon sa layunin niya na gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa kanyang pasya at kalooban. Kaya lahat po na nangyayari sa atin, ang kanyang banal na providensya, ang siyang kumikilos sa mga taong kanyang mga inibig. Kaya dapat lamang maunawaan ito ng bawat isa na sa kanilang pananalangin at sa kanilang pakikinig ng mensahe, dapat maibigay sa kanila ang basbas na ito, ang providensya ng Diyos. Dito nagsalita ang Diyos kay Moises, no? Sa verse 22, at ipinahayag ang kalooban ng Diyos, verse 23, na kailangan silang basbasan, na siyang nagsasayos ng lahat ng maaring mangyari. Ikalawa, sa benediksyon, matatanggap natin ang kanyang biyayang pag-iingat, verse 24 to 25. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Now, hangarin din po ng Panginoon na tayo po'y pagpalain niya. Hangarin din ng Panginoon na tayo ingatan niya. Hangarin ng Panginoon na ang presensya ay kasama natin. Presensya ng Panginoon.
So mayroon tayong pag-iingat, may protection tayo. Napakalaga ito. At paliwanagin nawa ang ng Panginoon ang kanyang mukha. Now, alam naman natin ang mukha diyan sa Hebrew ay fanim, ang ibig sabihin presensya. Na siyang dapat magliwanag sa ating buhay sa araw-araw yung kanyang presensya. Kaya nga sa benediction matatanggap natin ang kanyang banal na providensya, siyang maghahari sa atin at ang kanyang biyayang pag-iingat. Siyang mag-iingat sa atin. At ikatlo, sa benediction o bendisyon, matatanggap natin ang kanyang banal na kapayapaan. Banal na kapayapaan. Verse 26 to 27. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Gayon nila ilalagay ang aking pangalan sa mga anak ni Israel at pagpapalain ko sila. Nang sabi dyan, ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang presensya, yung kanyang mukha. At bigyan tayo ng kapayapaan na alam natin nung tayo hindi pa mananampalataya. Tayo hiwalay sa Diyos. Patid ang ating relasyong espiritual sa Diyos. Tayo po'y patay sa ating relasyon sa Kanya, sa espiritual na pamamaraan. Kaya nga, ang sabi sa Ephesians chapter 2 verse 1, tayo'y mga patay. At wala tayo magagawa pagdating sa espiritual na kalagayan. Kaya tayo makalaman. At dahil makalaman, ang sabi sa Romans 8:5-8, sa ating pagiging makalaman, sapagat ang mga ayon sa laman ay nagtutuo ng kanilang isipan sa mga bagay na laman, subalit ang mga bagay sa Espiritu ay sa mga bagay na Espiritu. Verse 6, sapagat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, subalit ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos, sapagkat hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos at hindi na maaari. At ang nasa laman ay hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. Kaya kung tayo po hiwalay sa espiritual na relasyon, tayo ay patay. Kaaway natin ang Diyos. Wala tayong kapayapaan sa Kanya. Subalit sa Kanyang dakilang kahabagan, ayon doon sa 1 Peter chapter 1 verse 3 to 5, tayo'y Kanyang iniligtas. At dahil tayo kanyang iniligtas sa pagitan ng kamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon, tayo ngayon ay mayroon ng kapayapaan sa kanya. May pagkakasundo na. Romans 5:1. Kaya't yamang tayo inaring ganap sa pamagitan ng panampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang kapayapaan ito ay ito ang kasama natin. Kasama sa providensya, kasama sa lahat po ng ating natatanggap na pag-iingat, proteksyon sa Diyos. Kapayapaan. Napakalaga ito. At dapat matanyag sa buhay natin. Makita sa buhay natin na lahat ng mga tao na ang providensya ng Diyos, ang kanyang proteksyon, at ang kanyang kapayapaan ay lagi nating kasama. Kaya sabi sa verse 27 sa ating text, gayon nila ilalagay ang aking pangalan sa mga anak ni Israel at pagpapalain ko sila. Makikilala, magpupuri ang mga tao dahil sa atin, dahil makikita ang ating totoong relasyon pagpapala mula sa Diyos. Kaya ano pong leksyon, mga kapatid? Malaga na tayo laging nananalangin. Sapagkat dito natin matatanggap ang kanyang pagpapala, ang kanyang basbas. Ito'y direktang magmumula sa Kanya sa tuwing tayo'y mananalangin. Direkta itong binibigay sa atin. At ikalawa, napakalagang lagi tayong nasa pakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. Dahil pagkatapos po ng mensahe, pagkatapos ng gawain, ibabasbas ng mga lingkod ng Diyos ang Kanyang pagpapala. Ang sabi nga sa 2 Corinthians chapter 13 verse 14, ito sinabi ni Pablo pagkatapos ng kanyang pagsulat sa Korinto, sabi niya, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pagkikisama ng banal na Espiritu ay sumainyo nawang lahat. Ano pong nilalaman nun? Malalakita natin ang kanyang banal na providensya ay gumagabay sa atin at ang kanyang pag-iingat, ang proteksyon natin at ang kapayapaan ng Diyos ang kasiguruhan natin na tayo po ay hindi maiiwalay sa Kanya. Ito ang kahalagahan ng panalangin, pulong panalangin at ang pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya minsan pa, umayo kayo
At ang biyaya ng Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikisama ng Banal na Espiritu ay sumainyo nawang lahat. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, banal ka't makapangyarihan sa lahat. Kayo po nawa ang magpala sa inyong mga tao ngayong pulong panalangin. Nawa nga po, ugaliin namin manalangin sapagkat ikaw mismo bibigay sa amin ng iyong baspas. At naway ugaliin namin laging nakikinig ng iyong mensahe sapagkat ang mga mensahe ang siyang ibabaspas niyo sa amin pagkatapos pong ipahayag ng iyong lingkod ang huling benediksyon sa buhay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.